Welcome back to my YouTube channel, Joey Mr. Suave. Ang ating bagong recipe ngayon ay nasi goreng, Asian fried rice. Yan po ang ating gagawin ngayon, ang fried rice ng mga Indonesian, medyo spicy po siya. Andito po ang ating mga ingredients. We have chopped garlic with onion, carrot, celery, spring onion, and bell pepper, red and green. And we have chicken breast, we have 3 eggs na beat ko na po yan, we have some chili garlic for our spicy, and we have rice, and ito po ang ating gagamitin po, ang kikuman, and sesame oil, brand ng Lincoln Chin, at ating mamacitas, oyster sauce, at ang Hosein sauce. Yan po ang ating mga gagamitin ngayon sa ating vlog ngayon sa paggawa ng fried rice. Ngayon po ay chachapin na, hiwa na natin po ang ating mga ingredients. Una ang onion. Ganito po ang paghiwa ng onion po. Medyo cubes po siya. Kuha niyo pong ganyan. Yan po ang slice ng onion natin. Yan po. Busin natin itong onion para maraming masarap po pag maraming onion. Pag-iwa po ng onion eh, para hindi magwatak-watak. Yan po. Yan po para mahiwa nyo, mahusay po siya. Yan po ang technique dyan. Tapos iwa nyo ganyan. Yan pong style ng paghiwa ng onion para madali nyo pong hiwain. And hiwain tayo ng carrot. Hiwain mo ng ganito isang carrot para pag hiniwa nyo, hindi siya magbe-bend, para lapat po siya sa chopping board. Ganyan pong paghiwa ng onion. Ayan, carrot. Yan po. Hawain po natin siya ng cubes din. Pantayin nyo lang po ang paghiwa. Pag masyado makapal, kaya pang fried rice po ito. Cubes na maliit lang po. Parang susunod sa brunwa ang hiwa po. Print natin ulit po. Yan din po size yan. Mas maraming pesable, mas masarap po. Yan po, tinan nyo. Sandali lang po maghiwa. Basta marunong po kayo maghiwa. Basta dahan-dahan lang po paghiwa para hindi kayo mahiwa. Susunod natin hiwain ang celery. Hiwain nyo na po ng ganyan. Oops. Naiwan pong carrot. Pantay nyo ng konti. Ay, di po pantay ng pantay konti eh. Okay lang po yan. Dahil isustain naman po natin. Ito po. Busin natin itong celery. Tingnan paano paghiwa na mabilis. Susunod natin ang bell pepper. Hiwain nyo lang pong ganyan.
Ganun din po ang slice. Pare-pares lang po. Slice po natin lahat ang bell pepper. Papantayin nyo lang po para isang hiwaan lang po para mabilis po ang inyong paghiwa. Yan po ang technique dyan. Kuhaan po natin ang red pepper. Yan po. Pantay-pantay lang po. Para isang pasada lang po ang ating ginagawa. Ang technique ng paghihiwa para mabilis po ang hiwa niya. Then, nahihiwa na po natin. Ah, ito pa po. Hiwain po natin to. Ang ating leeks, scallion. Hiwain po natin scallion natin. Subay na po yan para isang pasada na lang po. So, naugasan na po natin lahat ng ating baseball, kaya nasanitize na po yan. Bago kayo magawa ay maghiwa ay sanitize nyo muna, hiwain at ugasan po natin lahat ang ating baseball para safe po tayo. Yan po guys, tapos na tayo maghiwa. Pupunta tayo sa other side of my kitchen. Doon natin isusutin na natin. At pakikita ko po sa inyo kung paano paggawa ng fried rice. Let's go to... Yes guys, lagyan natin ng ating sesame oil. Yan po. Yan po natin sesame oil. Then, susutin po natin ang ating chicken. Painitin po natin ng konti ng ating mantika. Lutuin mo natin ang ating chicken breast. Dali lang po malutuin ang chicken breast dahil malit po ang balat ko. Di natin po ipamita ang chicken breast. Para ito at konting asin. Konting asin lang po. Asin yung lagay po tayo ng para hindi magkumasa ang ating chicken. Kung gusto nyo lagyan ng stream, pwede rin po. Pwede na lang ang screen, kaya magpapagin po natin yan hanggang maluto po siya. Ngayon, sabihin mo natin ng carrot, medyo matigas to, kaya sasabihin natin sa video. Para sabihin sila ng pagluto. Then, luto na po yung carrot. Hindi yung luto-luto na, lagyan natin po natin ang ating mga iba pang gulay. Yan po, para hindi po matagal po maluto yung carrot. Kaya inuna po natin. Luto po na ng konti yan. Hanggang maluto po yung mga vegetable natin. Lata po na vegetable na malalambot, madaling luto, hindi po natin. Ating sutay lang po yan at ilalagyan na po natin ang ating
rice po dyan. Mga 5 minutes po natin luto ng gulay ulit. Na contact nyo. Kasi pag sinabay nyo po sa carrot, yung malalambot, eh, matigas pa rin ang carrot. Dapat lutuin nyo muna yung carrot bago yung ibang ingredients. Dahil mabilis naman po malutuin sila. So, mga 5 minutes po natin ulit lulutuin nyo po yan. Guys, ang ganyan natin maluto yung gulay sa kabila. Gagawa muna tayo ng fried egg para sa ating hindi mantika. Pinipin natin yung konti para sa ating fried egg. Gagawin natin po ang ating fried egg para sa ating fried rice. Pinipin natin konti. Ito. Pinipin na po yan. Dito ang konting asin at saka konting paminta. Ito ang ating fried egg. Ganyan-ganyan lang po para mabuhusya. Gawin natin siyang omelette. Yan po, malapit po maluti. Bahala na po kayo. Kahit yung gawin yung scramble niya, pwede po. Kasi sasama po lang natin yung ating fried rice. Kahit na nadurog po siya. Ito, gagawin po lang. Pabalik ka rin kong konti. Yan po. Kailangan sila po. I-mix natin po ito sa ating fried rice mamaya po. Yan po. Ito na po ang ating vegetable at chicken. Now, magsasanggit na po tayo. Lagyan na po natin ang ating rice. Yan po. Lagyan natin rice. Mix muna natin sandali. Yan, lagyan po natin ng oyster sauce yung mga ingredients po natin. Oyster sauce. Kikuman. Kikuman. Bigyan natin ng kikuman. At ng hoisin sauce. Hoisin sauce. Yan po. Bigyan natin itong isang bati ng hoisin sauce. Yan po. At dahil spicy po, lagyan natin konting chili garlic. Ayan po, chili garlic. Dahil medyo po sila sa spicy ang Indonesia. Ayan po, ito lang naman po ang namaluto. Sutiin mo ano, ano yung naluwang hanggang mag-antok. Yan po natin ang konting pepper. Yan po ang magagamitin niyo po ng rice, huwag po yung malata. Nahirapan po kayo mag-halo. Kailangan po medyo yung bigas niyo ay madaling haluin. Ang pagluluto niyo po ng bigas niyo. Hindi masyadong maraming tubig. Para pag nagsangat po kayo, hindi po ba dikit-dikit.
Ayan po. Halo-halo po pa yan. Hanggang mag-upo siya. Ma-absorb ng kanin yung mga ingredients po natin. Yes guys, yan po. Inalo natin yung itlog. Okay na po yan. Yan po. Hanginin na po natin. Yan po ang paggawa ng nasi goreng. Yes guys, ito na po ang ating finished product, ang ating nasi goreng Indonesian fried rice. Titikman po natin ang ating fried rice, kung sarap. Ay, perfect po. Malamang mapapalaksan naman po ng kaya ng aking mag-ina. Dahil ngayon lang nila matitikman itong nasi goreng fried rice. Pwede niyo rin pong gawin sa inyong bahay ito para patikman sa inyong mga pamilya. Napaka-simple lang po. Just look my video kung paano ko ginawa po ito. At i-apply nyo po sa inyong mga bahay. Pagluto nyo po nga inyong mga kamag-anak, asawa. Para matikpan nila ang different kind of dish na galing sa Indonesia. Napaka-simple lang po yan. Just watch my video and you can learn something. I hope na makakuha na mo po kayo ng magandang idea sa aking pag-YouTube. Sa aking pagbablog ngayon, na binibigay ko na naman muli sa inyo ang aking nalalaman. Sana may meron kayong matutunan sa aking pagbablog. And thank you guys. Just don't forget to like and share and subscribe my vlog today. I hope you enjoy my vlog every day and watch every time. Don't forget to subscribe. Okay, bye. Keep safe.